Mary Christ, and the Crowning. As a salamat ng Blessed Sacrament of the Parish. Caron, the Lord Dias, Elisita Andaya, Bundok Family, Mirnam Rojas, Okoy Family, salamat ng Our Lady of Miracles Medal Catechist, Italica Vicente, Aida Sarmiento, Ruben Celine and Michelina Solana Family, Cecilia Lucas, Maria de Pablo at Pamilya, Katikista ng Nuestra Señora de la Paz Parish, Sister Jessie, Kanonotise, Katikista ng San Martin de Porres, Chair of St. Peter Parish ng Malibago, Our Lady of Most Holy Rosary of Rosary Parish, Golden City Catholic, Jimenez Family, Jay Bautista at PCM ng Santa Rosa. Catechist of Santa Rosario Complex. Nodi Manlosa. Hilda Ronquillo and Family. Esther Zavala. Nora Diaz and Family. Salamat na Very loved San Vicente Perez Parish, Rose Chima and family. Sa salamat ng Most Holy Angels Parish, Sala Repitan, Lolita Alvarez, Trini and Brother Dan. Thanksgiving na San Jose Ortega Enjoy Family, Clemens, Pagdoda Family, especially Clemens Family, Pasita, San Rosario Parish, Gina, Jumilis and Family, Elvira Nierma, Pichi, and Family, Sister Linda Young, Brother Lee Concepcion, Special Intention of Parish of the Invisible Lord Catechist, Alcantara Family, Dino and Gabriel Ivan, Sister Judith Gracia, Toyo and Gabriel Family, Luciano Family, Brother J.R. Garden, Sister Joel Castro, Tony Tercero, Gaya and Rita Lucano, Cecilia Lovitas, Arlene Ortiz, Eric Lucy, Elisita Yoro, Special Intention Sister Lucy, Onin Flores, Rachel Lorenz, Elma Regina Gracia, Rowena Lucar, Quintanar Family, Dave Sanchez. Pangalang sa kaluluwa, nakapago ang Pilina, Bernard Alec and Virginia Pilino, Ricardo Cinto, offered by Camelo,
para sanar el lugar de visitación, salón, bendito a su lugar, agradecido y llorando. Para sanar el lugar de dicha, espiritual, de promo, alegría y amor. Carlos, Jesús, Soledad García, Soledad Fernández, Elena, as para sa lahat ng kaluluwa, purgatorio, amen, and sister Levi, para sa kaluluwa ng Julio Cometa, Bonifacio, Consolacion, Teresita, Roberto, Camino, Lenex, amen, and sister Anne Flores. Consolacion, Rizal, Julio, Emilia, at para sa lahat ng kaluluwa, alam ng pasakong karamihan. Kuminador sa Brano Senior, Norma Belichano, si Silvia Belichano. Pedro Pantado, Jericho Martinez. Emilio Pantasua Senior and Junior, Regina Avila, Videla, Ilonina. Alam ng Sister Teodora Octubo. Para sa mga lumang sumidado sa pag-arag, alay ng St. Joseph the Worker, Palimanes. Inaamin ko
sa mga pamilya ng Diyos at sa iyong mga kapatid na lubahan ng kasama sa isip, sa lita, sa kawa, at sa akin ang pagpulo, kaya ay sinasama ko sa mga pamilya ng Diyos. Sa lahat ng mga pamilya ng banal at sa iyong mga kapatid na may kailangan sa kawan kayo ng mga pamilya ng Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpubayan tayo sa buhay ng malamang ka. Amen.
sa higuturan na kalooban. Ipagkaloob ng aming matutuhan sa Espiritu nito at kanang katwiran. Ang maligaya namin kapit lagi ang kanyang kasiyahan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit hindi isa lamang
ang Espiritu na kakilong ng mga ito. Iba't iba ang karaan ng paglilingkod, isa lamang ang Panginoong pinaglilingkodan. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalangat ng taong gumagawa ng mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin ang katawan. Tayo lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o nangaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayo lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami iwanagan mo. Ama ng maralita, dunod mo'y pagpapala upang kami magdusa. Kaibigan patnubay sa aming maranahan ang tanis na iyong buhay. Ginhawang inanais, ilim namin sa init, kapilig, bawat sa iyo. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka na lamang, ay walang kapanapan ang buhay namin at lahat. Marumi ni palinisin lang tayo paniwalain, panariwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapag sa pag-ibig at alam, lagi sa tamang lakas. Tugunin aming lubog, kami bigyan ng lubot ng iyong pitong kalbo. Gantimpalay ligay sa hatungan ng buhay, ligay ang walang hanggan. Sumayin niyo ang kapayapaan
sinugo ako ng Ama, kahit hindi naman ang sinusugo kayo. Pagkatapos, sila'y hiningihan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang ating pong pananaginiwang ay ang diriwang na paghinig ng pagpupuspos ng Espiritu Santo. At ibinahagi ko rito na maliwanag sinusubo ayaw kay Jesus at sang-ayon sa pagkasubo sa Kanya ng Amang nasa langit. Kaya nga bahagi na pinapamagin, sending of the Holy Spirit Mass. Ang bahagi po nito ay makita po natin ang ilang mahalagang bagay. At sabi nga po natin, strengthening. Una, tayo ay sinuko. Sabi nga eh, saan ang gagaling ang karapatan? And people might question us. At maaaring sa ating pagkaunawa ay dapat maging maliwanag sa atin. Kaya muna ang pangahalaga mo, yung bahagi ng ating pagkilos, lalo-lalo na po sa ating mga parokya, na kayo ay sinusugo ng Diyos. Kayo ay sinusugo ng Diyos. Kaya nga po sa bawang paris ay sa inyo po, sending of, may bahari na kayo ay binibigyan na pagsusugo. Sinusugo kayo ng Diyos at yan ay binahayang inyong purang paroko sa halang ng simbahan, sinusubo kayo ng Diyos. At yun pong huwag natin kalimutan. On what authority? On God's authority. Hindi gawa ko. Hindi gawa ko. Ngunit ito ay pagsusubo ng Diyos. Sinugo ako ng Diyos. At yan ang nakikita ko mismo natin sa ipinahayag kapag kayo ay nagkakaroon ng sending of, kaya every ay inihiling ko po sa ito na huwag kayong umabsent sa panahon ng inyong pagsusuko, kasi yun yung pinakarinuwal na mga katekista. At katulad ng sinabi ng Jesus, sinusuko ko kayo. Kaya kalimitan ko ng ating pagsusuko ay ginagawa natin sa araw ng Linggo. Hindi lang mo para makita ng tao, pero hindi siya natin lang. Kayo, kayo mismo. Kinakailangan mo kayo maging kumbinsido. Maging kumbinsido kayo na sinuko kayo ng Diyos. You have to be convinced na ang Diyos ang nagsugo sa inyo at sinusugo kayo ng Diyos. At bahagi po nito, mga itinalaga ng Diyos, yung purang parokya,
inyong maliwanag at matanda at nakalisiro-sibo ng Diyos na sa pamagitan ng inyong purang maroko. Pero tutusin po ito. Tutusin po ay we act on all of us act in the name of the mission. It is really the mission. Ito talaga ay sabi na natin na kanilang mga party na ibahagi sa obispo. Kaya yung naman, pero it's still the same. Yung pag-usubo sa inyo ng isang mag-usubo, na naman ay makita ko nito. Kasi kung ba, kung isa hindi na pinararamdaman, not because hindi pinararamdaman sa atin, kundi hindi namin, hindi tayo away. Nakala natin, hindi ko lang ay bahagi ng simbahan para lang sabi na natin ay bahagi ng ritual. Hindi. Para ma-strengthen. Ma-strengthen. Magkaroon kayo ng matibay na lisod. Alin, sinusuko ako ng Diyos. Kaya hindi pwede siya na, sinugo ako ng Diyos 20 years ago. Doon nagsimula, pati yung kinakailangan yung makita natin, no? Dapat every year, makita natin na yan ay kailin ninyo bilang mga katikista. Ako'y sinugo ng Diyos. Kaya napangalaga ko yung elemento ng sending of na maging bahagi ng mga pagkilos na lima. Hindi lang natin ito sariling magustuhan. Ang ating pagkilos ay isang pagkilos sa ngayon sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin ito sa maliwanag na istruktura na ginagalawa natin. Sa pamagitan na pamunuan ng bawat parish ministry ng catechesis. Kaya ito yung huwag namin palito, sinuko ako ng Diyos. Pangalawa, bahagi po, kundusin po ito'y tatlo. Ang tatlo kasi yung pangalawa, pero ipagsama ko na lamang sa isa. Kasi yung ibanghelyo na ginagamit natin, kung yung maalala, ito rin po yung ibanghelyo noong Pentecostes. Na yung tatlong biyay na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga labat. Ang Espiritu Santo, binigay niya ang Espiritu Santo. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pag-awat ng kasalanan at ang kapangyarihan na ng kapatawaran ng kasalanan. Well, yung pagkapatawad ng kasalanan, well, maliwanag po ito at ibigay sa mga pari. Pero yung kapatawaran ng ating kasalanan, pero kung natin tayo kapangyari ng magpatawad ng kasalanan ng ibang tao sa atin, hindi na lang sa kapatawad. Pero hayaan na itong tatlong ito, yung biyaya ng Espiritu Santo, ay makita po natin yung alin. Yung ito ay namabagot yung pagkuspos ng Espiritu Santo sa kapatawaran ng kasalanan. Anong ibig sabihin ng kapatawaran ng mga kasalanan? Na una ay makita po natin na madali yung maglingkod kapag wala kang sama ng Lord. Mahirap maglingkod kapag puno ka ng sama ng Lord. Kaya huwag natin kalimutan na humingi ng kapatawaran sa sakramento ng kumisal. At kung sa ating ano, na kung sa ating makita po natin, kung kinakailangan natin humingi tayo ng kapatawaran sa mga mahal natin sa buhay, humingi tayo ng kapatawaran. At kung kinakailangan natin, magpatawad tayo. Patuloy tayo magpatawad. At hilingin natin
hilingin namin yan sa biyaya ng Espiritu Santo. Kung talaga ikaw ay pinanahanan ng Espiritu Santo, marunong ka magpagano. At ikaw ay humingi ng tama. At ito pong lahat ng ipailang natin ay lahat ng galing sa pagpapatawa ng Diyos. At hindi yung mga paglito kapag hindi masapatakan mo, magkakaroon tayo ng kapanatagan ng Panginoon. Matutulungan lang tayo at magiging malinas yung ating intensyon sa paglilingkod na ito ay ginagawa natin ng usila sa ating kaluluwa. Kasi bakit? Tinabahan tayo ng Espiritu Santo. Tinabahan tayo ng Espiritu Santo. Pagamat ang siguro po hindi madali, hindi karama-rama. Pero sigurado po, makita natin ang kapangyarihan ng pagbabahan ng Espiritu Santo, lalo-lalo na sa biyaya ng pagpapatawa ng kasalanan. At yun po ang isang bagay na huwag natin kalimutan. Kasi buti nung mamatayin, lalo-lalo na sa pagtuturo natin ng ating mga pananampalataya. Bahagi yun ang sa atin palagi natin binibigyan ng pansin. Kaya nga po ang bahago, kung sa atin ang bahago sa ibang yun, love you, my enemy. Sabi naman ng isang pari, hawain kaya kanya para maalim mo ako. Pero bahagi yun ang sa atin, magagawa natin yan sapagkat pinungkos-kos tayo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo yung kapangyarihan ng kapag binabahan ka ng Espiritu Santo, kaya mo magpatawad sa kapwa. Kaya mo mahalin ang kaaway. Ganun kapangyarihan ang Espiritu Santo. Ito pong dalawa lang ito, iniwala ko sa inyo ngayon sa araw na ito. Una, huwag niyong kalimutan na ang inyong pagkilos ay isang pagkilos na galing sa Diyos. It is not your mission. It is the mission of the Church. It is the mission of Christ. Kaya, pag sinabi na ng pare, go, go! Matang mahirap ko yan. Pag sinabi ng pare, go, go! Kahit mahirap. Kahit na gustong-gusto ako, sinabi ng pare, stop, stop! Why? It is the mission of the Church. It is not ours. Pag sinabi ng nasa itaas, stop, stop! Okay, ang sabi ni kaya, bakit? Mission ko ng Diyos. Hindi atin ko. Sinusubo lang tayo. Hindi atin ko sa iyong programa. Programa ito ng Diyos. Pangalawa, kapag binubuskos tayo ng Espiritu Santo, ay hayaan nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay tumagos hanggang sa pagpapatawa sa mga tao nagkasala sa atin.
manatili sa aking piling ng Panginoong Jesucristo upang pagdumayan ang tawagin ng kanyang simbahan upang samahan tayo sa pag-arap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanyang ng ganap sa tiwala. Panginoon, tinggil mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga taong maglilingkod sa bayan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na magpagbigay ng matas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa naway biyayaan ng Diyos ng mayamang hani. Manalangin tayo sa Panginoon, ang mga magulang naway patuloy na magsumika na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibibigay mo kami. Ang mga misahin naway maibigay ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng kanyang mapakmahal at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa ating lahat na narito, naway magkaloob ng Diyos ang kamari ng ating mga puso ayon sa kanyang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bibigyan mo kami. Ang mga yumaong mahal namin sa buhay, ang mga katikistang yumaong naway makasalo sa walang hanggang pigil sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon Diyos, ang titiwala kami sa iyo, pinili mo kami sa pamagitan ng Kristo upang pahayag ang pag-ibig na iyong pinakita sa atin. Gawin mo kami tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Kristo. Amin. Amin. Amin.